Hi guys, it's me, Jack TV, and welcome back for another new learning. So for today's video, I'm going to share with you kung ano ba ang ibig sabihin ng primary classification sa fingerprint, okay? Pero bago natin yan pag-usapan, kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to like, share, and subscribe. At huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para updated ka sa aking mga video. Now let us start. So ano nga po ba sir ang ibig sabihin ng primary division o tinatawag natin primary classification? Pinangungunahan to ng the Henry NFBI classification. Sino nga ba to si Henry? Siya lang naman ang tinaguriang father of fingerprint. Si Edward Richard Henry. Okay? So sabi dito, each finger is given a points value. Ibig sabihin po niyan, gagamitin daw po natin dito sa primary classification ang ating 10 daliri, ang ating right finger and left finger. So dito, bibigyan natin ito ng mga value o points of value. Okay po? So ito na. Gaya nga po ng sinabi ko, ang bibigyan po natin ng value dito ay ang ating 10 daliri. Sabi dito, always represented by a value assigned to word pattern depending to what finger they appear. Ang ibig sabihin po niyan, sa 10 daliri po natin, kapag ang word pattern ay nag-appear kahit sa alinmang finger natin, ay bibigyan po natin ito ng value. Okay? At ang sabi dito, both R and low have no value. Ang ibig sabihin po niyan, kapag naman daw po ang R at low ay nag-appear sa ating 10 finger, hindi po natin sila bibigyan ng value. Okay po? So ano nga po ba sir ang value na yan na pinagsasasabi nyo? So ito na nga po yung value natin. Ang fingers po natin ay binubuo po yan ng tinatawag na thumb, index, middle, ring, and little finger. Okay po? Thumb, index, middle, ring, and little finger. Okay po? So, ang mga kamay po natin ay nababalot ng mga value. So, ang right thumb at right index po natin, o yung right thumb and right index natin, ayan po yung tatawagin nating pair 1. O may value siyang 16. Ayan. Pair 1, may value po siyang 16. So, yung right middle and right ring po natin ay tatawagin po natin pair 2. Okay? Right middle and right ring. That is pair 2. Ano naman po itong pair 3 natin? Tatawagin naman po natin siyang right little and left thumb. Ibig sabihin, dadagdagan na natin siya ng kabilang kamay. Paano po natin yan mas madaling maintindihan? So, fold your hand o gawin natin mag-pray. Then, gawin yung X. Ayan. Pray. Gawing X. So, kapag nagawa nyo ng X yan, hanapin nyo yung right nyo dyan. So, ito na yung right ko. Okay? Ito naman yung left ko. So, sa right hand mo, meron kang right thumb, right index, right middle, right ring, and right little finger. Okay po? So, ano po ba dyan yung pair 1 natin? Ito po yung pair 1 natin dyan, yung right thumb and right index. That is pair 1 na may value 16. Ano naman po yung pair 2 natin dyan? Ang may pair 2 naman po dyan ay yung right middle and right ring. Okay? Right middle and right ring na may value po 8. Okay? Ano naman po yung pair 3 natin dyan? Ito naman yung right little and left thumb, okay? Right little and left thumb. So, anong gagawin natin dyan? Bibigyan po natin sila ng value na 4, okay? Bibigyan natin sila ng value na 4. So, baba na natin. So, ano na lang natitira dyan? Yung pair 4 and pair 5. So, ano naman po yung pair 4 natin? Yung pair 4 naman po natin is yung left index po natin at left middle finger. So that is pair 4 na may value na 2. Okay po? Ano naman po yung pair 5? Ayan naman po yung ating left ring and left little finger na may value na
1. Okay po? Dito na po tayo magsisimulang magbilang. Umpisahan po natin dyan sa tinatawag nating numerator at denominator. Ano po ba ang ibig sabihin yan, sir? Kapag sinabi pong numerator, that is even number. Okay? That is even number. Ano po ba yung even number, sir? That is 2, 4, 6, 8, 10. Okay? Ano naman po, sir, yung tinatawag na denominator? Ayan naman po yung tatawagin natin odds. O yung tinatawag natin 1, 3, 5, 7. So, paano po natin yung sisimulan, sir? So, kung mapapansin nyo, yung kanina ginawa natin yung pair 1, that is pair 1, pair 2, pair 3, pair 4, and pair 5. So, lagyan natin sila ng value. Yung pair 1 po natin, may value na 16. Okay? May value na 16. Yung pair 2 natin, may value na 8. Yung pair 3 po natin, ay may value na 4. At yung pair 4 natin, may value na 2. At yung last, that is pair 5, may value na 1. Okay po? That is our pairing. Okay, dito na po natin sila lalagyan ng tinatawag na Galton classification. Yung family na whirl, arc, and loop. Okay po? Diyan na natin ilalagay yan. So, lagyan na natin sila ng classification. So, for example, lagyan natin to ng whirl, accidental whirl, double loop whirl, central pocket loop whirl, tented arc, plain arc again, whirl, plain whirl, accidental, and double loop whirl. Ayan. So, nalagyan na natin sila ng classification. So, paano natin uumpisahan yan, sir? Gaya nga po ng sabi ko sa inyo, lahat lang po ng whirl pattern ay bibigyan po ng value. At lahat naman po ng hindi whirl pattern o yung tinatawag natin arc pattern and loop pattern ay hindi po natin yan bibigyan ng value. So, kung mapapansin nyo po, dito ay meron po silang ano? Whirl, accidental whirl, double loop whirl, central pocket loop whirl, tented arc, plain arc, plain arc again, plain whirl, and accidental whirl, and double loop whirl. Okay, umpisa na po natin magbilang. So dito, meron na po tayong mga classification kung mapapansin nyo. So bilangin na natin sila. So itong una natin, that is denominator. Lagyan na ba natin ng value? Yes, lalagyan po natin ng value kasi meron siyang whirl pattern. So lagyan natin siya ng 16. Ito ba, whirl pattern ba to? Yes po, that is accidental whirl. So saan natin siya ilalagay? Pangalawa po, ilalagay na natin siya sa numerator. Then next, denominator ulit. Lalagyan ba natin ng value? Yes, lalagyan po natin ng value dahil double loop whirl po yan. Okay po? Lagyan natin ng 8. Next, central pocket loop whirl. May value pa rin po yan. That is 8. Tented arc. Bibigyan po nga natin ng value. No, hindi po natin yan binibigyan ng value. So, 0. Next, that is plain arc. Binibigyan ba natin ng value yan? Hindi po natin yan binibigyan ng value. So, 0 po siya. Next, binibigyan ba natin ng plain arc again? Hindi po. So, lagi yan sa denominator, 0. Binibigyan ba natin ng value itong whirl? Yes, that is 2. Binibigyan ng accidental? Yes, binibigyan yan. So, 1. And last, that is double loop whirl. Binibigyan? Yes po. That's 1, okay? So, bilangin na natin sila. 16 plus 8, that is 24. Plus 2, 26 plus 1, 27. Siyempre, lalagyan natin siya na tinatawag na arbitrary count o yung tinatawag natin 1:1 para hindi po siya maging 0 over 0. So, meron na tayo 27 plus 1, that is 28. Okay? That is numerator natin. That is 28. Next, 16 plus 8, 24 plus 1, 25 plus 1, that is 26. So, total of 28 over 26. Okay? 28 over
26. Ang nakuha po nating primary classification ay 28 over 26. Okay po? Paano sir kung lahat yan ay world pattern? Lalagyan po natin sila ng value ng 31 over 31. Pero syempre, meron tayong tinatawag na arbitrary count na 1:1. So, i-add natin yung 1:1 sa 31 over 31. Total of 32 over 32 yung value ng world pattern. Kung lahat yan ay world pattern. Pero paano naman sir kung lahat yan ay loop or arc? That is value of 1 over 1. Okay po? 1 over 1. So kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to like, share, and subscribe. At hit the notification bell para update kayo sa aking mga videos.